ang original superstar ng Philippine movies. Yan ay walang iba kundi si Carmen Rosales. Siya ay isang Filipina classic actress at World War II guerrilla fighter. Ang kanyang showbiz career ay nagsimula ng mahigit isang dekada bago pa man ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Siya rin ang itinuturing na matriarch ng Philippine showbiz. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Januaria Constantino, na mas kilala sa kanyang stage name na Carmen Rosales ay ipinanganak noon March 3, 1917 sa Rosales, Pangasinan, Insular Government of the Philippine Islands ng Estados Unidos. Ang kanyang ama ay si Pantaleon Keller na mayroon Swedish ancestry. At ang kanyang ina naman ay si Pilar Constantino y de la Cruz na isang Filipina. Kilala rin siya sa palayaw na mamaing para sa kanyang mga kaibigan. Kinuha naman ang kanyang screen name sa pangalan ng kanyang bayan sinilangan sa Rosales, Pangasinan. Si Carmen Rosales ay isang simpleng may bahay at mananahi bago siya pumasok sa pag-arte. Ang naging unang star ang film ni Carmen ay sa pelikulang Mahiwagang Binibini noon 1938. Ito ay hango sa zarzuela na ginanapan ng unang aktres ng Pilipinas na si Atang de la Rama. Ang pelikulang ito ay naging isa sa mga tanyag na classics ng aktres. Dahil sa kanyang naging kaaya-ayang pagganap sa big screen, nagkaroon ng maraming offers si Carmen. Dito ay nagsimula siyang sumikat at makilala dahil sa kanyang talent sa pag-arte. Siya ay naging tanyag noon 1940s, 1950s at 1960s. Nakasama niya sa pelikula ang mga matinee idol noon na sila Jose Padilla Sr., Fernando Poe Sr., at Rogelio de la Rosa. Siya rin ay naging isa sa most bankable star ng Sampaguita Pictures. At highest paid actress ng LVN Pictures ng kanyang panahon, kung saan siya ay tumanggap ng 45,000 pesos sa isang pelikula, kasama si Rogelio de la Rosa. Bago ang World War II, ilan sa kanyang mga naging tanyag na pelikula ay ang Ari Munding noon 1939, Senyorita at Lambingan noon 1940, Carmen, Tampuhan, at Lolita noon 1941. Siya ay kilala sa kanyang fierce work ethics at pagkakaroon ng strong personality. Ang asawa ni Carmen na si Ramon Novales ay isa naman radio personality. Ang kanilang buhay ay masasabing masaya at tahimik kasama ang kanilang anak na si Rene. Subalit, noon dumating ang panahon ng giyera, ang kanyang asawa ay napatay ng mga sundalong Hapones nang dumating at sakupin ng mga ito ang Maynila. Sa pagpanaw ng kanyang asawa, si Carmen ay nalugmok sa madilim na realidad ng giyera. Pero imbes na magtago at ma-depress, ang aktres ay lumaban. Siya ay literal na sumali sa hukbo laban sa Hapones na isang guerrilla force laban sa pananakop ng mga ito. Sa loob ng ilang taon ay pansamantalang iniwanan ng aktres ang kanyang career sa showbiz at naging isang babaeng guerrilla fighter. Siya ay isang sharpshooter at palaging may dalang .45 kalibre ng baril habang nasa countryside ng Calabarzon sa Santa Rosa, Laguna. Itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsusuot ng panlalaking damit at peking mustache. Siya ay naging parte ng grupo na ang misyon ay patayin ang mga Japanese collaborators. Kalaunan ay napilitan tumakas si Carmen mula sa Laguna, patungo sa Silang Cavite, upang maiwasan ang mga Hapones na tumutugis sa kanya. Subalit siya ay natagpuan at nahuli rin ng mga sundalong Hapones. Isa sa mga ito na may pangalan na Yamamoto, ay inalok si Carmen na pagbidahan ng isang Japanese propaganda film.
Pero ang alok na ito ay may kasamang pagbabanta at ultimatum, kaya naman napilitan ang aktres na pumayag sa gusto ng mga ito. Dahil kung hindi siya papayag, ay papatayin ng mga ito ang kanyang mga kababayan sa Pangasinan. Bago pa man matapos ang paggawa ng pelikula na gusto ng mga Hapones, ay dumating si General MacArthur. Napasuko nito ang mga Hapones at napakawalan ang mga bihag na Pilipino, kasama ang aktres na si Carmen Rosales. Ang kanyang mga kababayan ay sobrang nagpapasalamat sa katapangan ng aktres at sa mga naiambag nito sa panahon ng gera. Kaya naman ang bayan sa Pangasinan na Carmen East at Carmen West ay ipinangalan galing sa kanya. Para sa kanila, ang aktres ay isang war hero. Noong 1946, isinadula sa isang pelikula ang naging buhay ni Carmen Rosales bilang isang guerrilla fighter noon panahon ng gera. Ang pelikula ay may pamagat na guerrillera at pinagbidahan din ng mismong aktres na si Carmen. Dito ay ipinakita ang kanyang mga pinagdaanan at naranasan sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Filipino laban sa mga mananakop na Hapones. Ipinakita rin dito ang representasyon ng katapangan ng mga babaeng Filipino, na ang mga babae ay hindi lang isang damsel in distress, kundi kinakaya rin lumaban pag kinakailangan. Nagpatuloy sa paggawa ng mga pelikula si Carmen, ilan pa sa kanyang mga naging pelikula matapos ang gera ay Ang Kampanang Ginto, Kamilya at Sipag at Yaman noon 1949. Ang Bumbero noon 1950. Maalaala Mo Kaya noon 1954. Ang Tangi Kong Pag-ibig noon 1955. At marami pang iba. Nakuha ni Carmen ang kanyang unang FAMAS Award sa pelikulang Inspirasyon, nakasama si Van Del Leon noon 1954. At muli ay sa pelikulang Estela Mondragon noon 1960. Kinilala rin ang talento ni Carmen sa pelikula ni Pablo Gomez na MN noon 1954. Kung saan siya ay gumanap dito bilang isang hasyendera. Sa kahabaan ng karera ni Carmen Rosales sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, siya ay kinilala bilang pinakaunang superstar ng showbiz. Siya rin ay sinasabing unang naging reyna ng pelikulang Pilipino, bago pa makilala ang mga aktres na si Susan Roses at Amalia Fuentes para sa titulong ito. Siya rin ang itinuturing na matriarch ng Philippine show business. Matapos ang pagpanaw ng kanyang unang asawa noon panahon ng World War II, at ng kanyang pagbabalik sa showbiz matapos ang gera. Si Carmen ay muling umibig at nagpakasal kay Jose Puyat Jr. Ito ay galing sa mayaman angkan ng mga Puyat kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak na si Cesar Rosales Puyat. Ang huling naging paglabas ni Carmen Rosales sa publiko ay noon mag-guest siya sa palabas ni Inday Badiday na Ay Taay. Ang husay at talent ng matapang na aktres ay kinilala ng maraming mamamayang Pilipino sa loob ng ilang dekada. Hindi matatawaran ang kanyang mga naiambag sa mundo ng showbiz at ang kanyang pagiging war hero noon panahon ng gera. Isang babaeng ipinanganak sa buwan ng Marso, kung saan ay ipinagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng mundo ang buwan na ito bilang Women's History Month. Marahil ay destiny, na si Carmen Rosales ay isinilang sa buwan ng Marso. Noong December 11, 1991, ay pumanaw si Carmen Rosales sa Mandaluyong City dahil sa kidney malfunction sa edad na 74. Ang kanyang naging huling himlayan ay sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Carmen Rosales at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Nagbigay ng ilaw.